Good morning! Nandito tayo ngayon sa aking lupa, sa gilid ng aking bahay. Noong October, nagtanim ako dito ng kalinghoy o kasaba. Ayan. Saka gabi. May tanim ako sa baba na gabi. Dapat pag may tanim ka, yung damo, sabay mo agad bumunutin para hindi lumaki at madaling linisin. So ngayong araw, dahil hindi ako busy, magtatabas ako o maghahayas. Kaya ipapakita ko sa inyo kung paano lilinisin itong madumi at puro na damong lupa. Ayan, siya lahat. Pababa. Ayan. Ayan, mga 500 square meters itong aking lilinisin na may tanim itong mga saging, balinghoy o yung kasaba at saka yung aking mga gabi. Kailangan ko siyang linisin dahil yung kanyang root crop ay apektado rin pagka hindi mo nalinis, hindi lalaki at hindi dadami yung root crops o yung unod. Unod po yung tawag, yung laman, yung mahuhukay mong laman sa ilalim. So, ang ating unang gagawin ngayon ay hahasain natin ang aking itak. Ayan. Ayan. Ito po ang aking itak. Ang unang gagawin natin ay hahasain ito dahil mapurol na siya. Binasa ko lang po, ito yung carborundum, bili ko sandaang 100 pesos. Ganyan lang po ang paghasa. Ganyan lang tapos. Puti lang naman yan. Kaya ako po ay nakabota, naka-leggings, at saka magsusuot po tayo ng sweatshirt. O kaya, basta mahaba yung long sleeve. Kasi po, yung pong ibang mga dahon ng susugat. At tapos, ayan po, magsusuot din tayo ng gloves. Ayan po. O dibale, ayan. Ready na tayo. Iwan lang natin dito. Ito pong ating itak. Ilalagay po natin dito. At ayan, ready na po tayong magtabas o maglinis ng lupa. Ganyan po. Okay, baba na tayo. Pababa po tayo. Ayan. Wait, mahirap. Ayan. Ganyan po siya kasukal. Madumi na po siya. Ang aking mga gabi, ayan. At ang aking ibang tanim na kamoting kahoy, hindi na mapansin dahil na overgrown. Mas mataas na yung mga tanim na hindi kailangan. So, hindi na lumalaki yung iba kung importanteng tanim. Ang bola po ang maglilinis dyan, kaya ayan. Yan ang ating lilinisin. Around 500 square meters ang kailangan kong linisin. So baka hindi ko matapos ngayong araw. Ang importante, masimulan kong linisin at maganda pong maglinis dahil wala pong araw. So ito ang the best na panahon para maglinis. So tingnan nyo ako kung paano ko linisin, ha. Ayan. Hello. Ito po siya. Hindi ko ito kinakain, kaya tatanggalin natin siya. Ganyan lang, oh. Ayan. 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 Ito po, hindi rin ito kinakain. Ito, kaya tatanggalin natin siya. Ito po, tanim ko ito. Ito ang tulay na gabi. Tanim ko po yan. Ito tanim ko rin. So, ito hindi. Ayan. Yan lang po ang ititira natin, ang tanim po.
Ito po, isang uri ng gabi, pero hindi po ito kinakain at hindi rin kinakain ng baboy. Kaya tinatanggal po ito. May mga niyog na po tayo. Ano po ito gagawing kopra? Kaya ibababa ko lang dyan. Ito po niyog. Ayan. Pangkopra na siya, panggata. Ayan. So, ang natira na lang po ang ating gabi. Ito po. Ayan po. Sa taas po niyan, may tanim akong balinghoy. Kaya, paakyat po ang paglinis ko. Meron pa po tayong nakuhang nito. Ayan po. Ito po ay nito. Kukunin po natin to dahil gagawin natin itong nito plates. O yung basket. Kukunin po natin yan. Tatanggalin lang natin ang dahon. Tapos ipapakita ko din po sa inyo ito ang paggawa ng basket. Dahil po ako, working student po ako ng college, gumagawa po ako ng basket. Kaya ako nakapagtapos ng pagiging teacher. Magaling po akong gumawa ng basket. At hanggang ngayon, yun ang kinabubuhay ng iba kong kapatid. Ayan! Itatabi lang po muna natin ang ating nito. Patuloy po muna tayong maghahayas, magtatabas. Dito po natin ilalagay. Kasi po, pwede po natin yan snugin pag nabulok or pabulokin na lang dyan. Ito nyo uli. Doon na natin. Halaman. Ang tawag po dito, pagka yung lupa mo, hindi mo na nalininis. Pag sa Bisaya po, ang tawag dyan ay malinghot na or malati na. Ibig sabihin, forest na siya. Kaya hindi na siya nagagalaw, kailangan ng linisin. Ang tendency po nun, mamamatay yung mga tanim mong gusto mong palakihin. Dahil mas magsusurvive yung mga unnecessary na mga kahoy. Dahil mas ano sila dominant, kaya mamamatay yung mga tanim mo. Sige po! Maghayas po muna ako para tuloy-tuloy ang aking mabilis ang aking pagtabas. Bye-bye muna! Ayan. Ayan na po yung nalinis ko. Pataas. Ayan. Lumabas na yung lumabas na yung tanim kong kasaba. Hindi pa po siya gaanong malinis. Babalikan ko pa po yan. Pero nakita nyo po yung pawis ko. Oh. Actually, yun ang sinasabi ko. Hindi ko naman kailangang mag-exercise na sa umaga. Maghayas na lang po ako ng lupa ko. Sobra-sobra ng pawis. Dati talaga, nung nasa 40 plus ako, 44, dito ako unang nagano. Ang sipag-sipag ko po talaga araw-araw dahil ayokong madumi siya. Pero ngayon po, nakakaramdam na ako ng pagod. Kaya minsan-minsan na lang. Kung may pera ako, magbabayad ako. Pero po, eto pong 500 square meters na to. Dalawang araw po pag nilinis ito, di 700. Wala naman po akong pera kasi po, yung kopra, wala na po. Mura yung kopra from 30 pesos naging 10 piso. Hindi naman maaksyonan ng gobyerno, hindi matulungan ng mga farmer. So yung kita mo sa kopra, pag binayad mo yun sa paglilinis ng lupa mo, kulang pa. Dapat may alaga akong baka o kambing. Ang problema naman po,
ano siya, hindi ito patag. Kailangan ko siyang ilipat umaga hapon. Nakakapagod, kaya binenta ko na rin yung baka. 3 taon bago mo maibenta. Mamumuhunan ka ng 8,000, may bebenta mo lang ng 15,000. Babaratin ka to 2018. 3 taon mong alaga. Pero yung bili mo nung ano, kaya ano po, lugi. So, ako na lang po, tiis-tiis lang. Marami po akong tanim dyan na saging. Dati po, nakakabenta na ako, sawang-sawa ako sa saging, nakakapamigay ako sa mga kapatid ko. Pero nung bagyong tisoy, ubos po lahat. So, yung parang nakakawalang gana, yung pagod ko sa loob ng 4 na taon na, yun pa lang sana, ang dami-dami ng saging, nawala lang. Kaya parang nakakawalang gana talagang mag-farm. Ito na lang ginagawa ko, nang hinayang ako sa lupa ko, ako na lang magtitiis. Pero pag kwenenta mo, yung ano mo dito, gawin mong ibang trabaho, mas kikita ka pa. Yun talaga. So, sige lang, kasi lupa ko naman to, at mamumunga uli ang saging ko. Kaya po, sige yan, magpapatuloy pa po akong maglinis. Diyan lang muna. Ayan po, pagod na po ako, pero parang hindi malinis yung dinaanan ko, ganyan po talaga. Pag ako ang naglinis, hindi gaanong malinis, pero babalikan ko pa po yan. Lilinisan ko pa po yan, pero sa ngayon po pagod na ako, parang nakaubos ako ng kalahating oras to 1 hour na paglilinis, pero hindi pa siya gaanong malinis, pero malaking bagay na po yun sa aking tanim. So, ayan po, pinakita ko sa inyo kung gaano kahirap ang paglinis ng lupa. Hindi po madali at malaki rin po ang gastos kung ito ay magbabayad kayo. So, libangan ko na lang po ito dahil ito ay mana kong lupa at kailangan rin namang pagyamanin. Dahil kung hindi mo po ito lilinisin, ang lamok po ang dami. Saka sa totoo lang po, may mga ahas. Kaya lang dito yung ahas, maliliit lang. Kasi may tao siya. So, pag sa bundok talaga, may mga ahas. Pero wala naman pong record dito nang may namatay na sa ahas. Pero importante po, malinis ang lupa mo. Kasi pag nakita nilang madumi ang lupa mo, dyan po nila itatapon ang mga basura. Kaya yun po ang iniwasan ko din. So, bye-bye! Yan po ang paglilinis ng aking lupa.